pinapasukan ngayong extended community quarantine. Kaya naglatagan dole ng post-COVID recovery plan kung saan meron umanong magbibigay na ilang milyong trabaho. May inihanda na rin tulong ang dole para sa mga maliliit na negosyo. Nakatutok si JP Soriano. Saib na raw ang budget ng salesperson sa isang maliit na kumpanya sa Maynila na itago natin sa pangalang Lester. May quarantine pass man daw siya para makalabas at bumili ng pagkain, wala rin naman daw siyang pambili. Wala pa rin daw ang 5,000 cash assistance na manggagaling dapat sa dole. Napakahirap ng sitwasyon po namin ngayon. Ako po bilang isang breadwinner ng aming pamilya, umaasa po ako ngayon na sana ma-approvehan pa rin yung 5K financial assistance namin. Ang pangamba pa ni Lester, may babalikan pa ba siyang trabaho kapag natapos ng ECQ dahil mismong pinapasukan niyang kumpanya ay wala na rin kita. Pero sabi ng Dole, may inilatag na silang post-COVID recovery plan. Kabilang na rito ang pagbibigay ng 1,000,000 trabaho para sa mga nawala ng trabaho dahil sa COVID-19. Karamihan, trabaho sa construction at public works project na pwedeng applyan sa mga Public Employment Service Office o PESO sa inyong mga lugar. Pinag-aaralan daw ng Dole kung pwedeng higit pa sa minimum wage ang sahod sa mga trabahong ito. Ang aming proposal is that lahat ng mga public works, Department of Public Works project, we will request them to increase their manpower by at least 10% to 20% para ma-accommodate yung mga balik-balik probinsya. So all those projects in the barangays undertaken by the Department of Public Works. Magbibigay din daw ang Dole ng 3 buwang wage subsidy sa mga manggagawa na mga maliliit na negosyong apektado. Ibig sabihin, Dole raw ang magbabayad ng 3 buwang katumbas ng sahod ng mga empleyado o manggagawa kapag nagbukas na ulit ang mga negosyo. This will motivate them to hire back their employees and hire more employees. Kasi mabawas-bawasan ang kanilang ano because we will give them subsidy in the payment of the salaries of their employees. Kasabay ng pagunita sa Labor Day ngayong araw, inilabas ng Dole at DTI ang Interim Guidelines on Workplace Prevention and Control of COVID-19. Layo nito nagkabayan ang mga negosyo at industriyang pinayagan na mag-operate sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine at General Community Quarantine. Dito, dapat magbigay ang employer ng face mask at dapat itong isuot ng mga manggagawa sa lahat ng oras. Kung washable face mask, dapat mailalagay ng karagdagang filter gaya ng tissue. Dapat kunan ang mga manggagawa ng temperatura at i-record sa ibibigay na health symptoms questionnaire. Kung magkakapila sa labas ng opisina o tindahan, dapat mayroong roving officers para matiyak ang social distancing. Kailangan din na may social distancing na 1 meter ang mga manggagawa. Para bawas physical contact, dapat magkaroon ng alternative working arrangements gaya ng work from home at shifting. Kung kailangan magtipon, limitahan daw ang dadalo at iklian ito. Para sa mahabang meeting, gumamit daw ng video conferencing applications. Hanggang kaya, magbigay daw ang mga employer ng shuttle service o maayos sa tirahan malapit sa lugar ng negosyo para mabawasan ang pagbiyahe ng mga manggagawa. Pwede rin daw ipa-COVID-19 test ang mga empleyado pero dapat sagot ito ng employer. May mga inilatag na ring guidelines kung ano ang dapat gawin ng mga employers sakaling pagkasintomas o magpositibo ang isang manggagawa sa COVID-19. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Education.